pasado, alas 4 ng hapon, noong 8 ng Nobyembre taong 2017, sa sityo Pakilyaw, Barangay Kare, Tarlac City, nooy rumoronda raw ang caretaker sa paligid ng binabantayan niyang farm. Pero sa gitna ng kanyang paglalakad, magugulantang pala siya sa kanyang matutuklasan. Sa gilid ng madamong daan, nakalugmok sa halaman ang isang babaeng tigmak ng dugo. Diyos ko, ano to? Patay? Ang naturang babae, di na gumagalaw, wala ng buhay. Ang pangkat ni SPO3, Jaycee Calma, ang naatasang humawak ng kaso. Mga bandang 5:20 ng hapon. Nung na-receive namin yung report na yun, ginerify namin, agad-agad yung pinunta rito. Natagpuan nga namin talagang may namatay. Sa mga naitalang obserbasyon, kumpleto ang suot na damit ng biktima. Siya'y naka-checkered na pantalon at nakaitim na t-shirt. Di kalayuan sa bangkay, may natagpuan ng mga payong at isang brown envelope. Ayon kay SPO3 Calma, ang naturang ebidensya, panatandaan raw na nagkaroon ng pambubuno sa pagitan ng biktima at di pa nakikilalang salarin. Nooy dalawang motibo naman ang inisip ng mga otoridad. Andun na rin sa pag-iimbestiga, in-hold up, o kaya may nakaaway. Yun ang una kong tinignan na sa isip ko. Pero sino nga ba ang naturang bangkay? Sa pagtatanong-tanong ng mga pulis sa mga tao sa paligid, walang direktang nakakakilala sa bangkay. Samantala, ng mga panong iyon, nagtataka naman raw ang ginang na itago na lamang natin sa pangalang Mercy. Kasi nga, hapon na, pero di pa umuwi ang kanyang manugang na itago na lamang natin sa pangalang Tina. Umalis dito alauna 5. Yan anak ko, kinukuha ko yung laban niya. Bakit wala pa kaya, sabi ko. Nagpaalam raw ang 21 anyos na si Tina na pupunta lang. Sige, pero masyadong mainit. Magdala ka ng payong. Kunin mo na sa loob. Lumapit sa akin, nay, sabi niya sa akin. Pupunta rin ako sa balde, sabi niya. Bakit? Kawawa si ading ko, sabi niya. Kunin ko yung card niya, sabi niya. Samantala, pasado alas 5 ng hapon, umangos patungo sa kanya ang isang kaanak. Bakit ano nangyari? Puro mo na sa akin. May ganaon ka nga. Ano ba nangyari? Tumakbo yung pamangkin ko. Sabi niya sa akin, namatay tinapon. Bakit? Sabi ko, nangangalambot na ako. Tanong niyo kung sino ka mag-anak ng bangkay. Nooy agad siyang nagtungo sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ng babae. Sa puntong iyon, tuluyan na nga nilang nakumpirma na si Tina ay naging biktima sa isang karumal-tumal na krimen. Sa pagkakakilala sa bangkay, patuloy namang nag-imbestiga mga pulis. Pero ng mga panong iyon, walang naging lead upang makilala ang suspek. Samantala, makalipas ang dalawang araw, naalarma ang mga otoridad dahil isang krimina naman ang muling inireport sa kanilang himpilan. Sa sityo Buto, Barangay Tibag, Tarlac City, sa madamong bahagi ng malapit sa irigasyon ng bukid, natagpuan ang bangkay ng nooy, inakalang isang babae. Ang naturang biktima, nakabistidang kulay itim at pula. Duguan ito at maraming saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang nakapagtataka pa, ang naturang krimen halos katulad rin ng nangyari sa biktimang si Tina. Sa deskripsyon ng bangkay, nakabistida ito ng kulay itim at pula. Kaya nung unay inakalang babae ang kasarian nito. Talagang nakadress na pambabae, nakasandals. Na unang tingin, talagang babae. Pero nang surin ito ng mga kawani ng Tarlac Scene of Crime Operations. Doon nakatagpuan na lalaki pala siya dahil nakita nila yung hari niya. Kinilalang bangkay bilang si Henry Allied, 30 anyos. Sa kabila ng sirkumstansyang ito, nooy wala pa rin naging person sa of interest. Dahil dito,
nangamba ang mga otoridad. Posible kasing muli pang mambibiktima ang salarin. Samantala, nang lumabas na ang resulta ng otopsya sa biktimang si Tina, nakitang nagtamo ito ng 25 saksak. Pero ang direktang naging sanhi ng kanyang kamatayan ay ang malalim na saksak sa leeg. Bukod dito, may naitala ring defense wound. Ibig sabihin, nagawa pa nitong manlaban bago tuluyang nagapi ng salarin. Pero ang mas itinagulat ng mga pulis, may nakitang indikasyon na ginahasa ang biktima. Sa resultang ito, magkahalong galit at pagdadalamhati ang nadama ng mga kaanak ng nasawing si Tina. Ang kanyang anak naman, abot langit daw ang pagmamahal sa asawa. Kaya sa malagim na pangyayari, ay napagbuntunan pa rin siya ng sisi. Ang pangyayari talagang napakabigat sa mag-ina. Kaya nga ngayon, katarungan ang kanilang isinisigaw. Samantala, patuloy naman ang naging investigasyon sa kaso ng pagpatay kay Tina at sa bading na si Henry. Sa kaso ni Tina, binalikan ni SPO3 Calma ang lugar kung saan siya nagdaan bago dinukot ng di pa nakikilalang salarin. Boss, pwede magtanong? Doon nakausap ng mga pulis ang isang potensyal na testigo. May witness kaming kinuhanan din. Yung tambay din sa Villaran. Okay. Na taga Sitio Pakilyaw din. Wala ba kayong napansin na kakaiba noong November 8? Kasi meron kami natagpo ang bangkay kahapon eh. Oo, bago po mangyari yung araw na yun, may nakita po akong lalaki. Sa unang dayo pagkakataon, nagkaroon sila ng mahalang lumbid sa krimen. Meron daw stranger na bagong mukha. Na anong utsura niya, sabi ko. Kayo manggiyang kulay. Ang mahalaga pa, may palatandaan itong ibinigay hinggil sa lalaking kanyang tinutukoy. So, meron siyang tato na rosary sa kaliwang leeg. Rosaryo siyang tato, bandang kaliwa. Sabi niya, nasa leeg. Salamat. Yun ang naging lead namin. Isang interest, personal interest din namin yun. Para sa mga pulis, ang tato ay isa sa pinakamadaling gamiting identifying mark sa isang tao. Ang lead na ito ang sinundan ng mga pulis. Ang naging lead namin, isang interest, personal interest din namin yun. So inahanap pa rin namin yun naman nung napatuloy kami sa pag-iimbestiga. Sa kabila nito, nooy di nila nakita ang taong tinutukoy ng witness. Pero sa di naasahan, isang tagpo pala ang magbibigay daan upang mamataan nila ang suspeka. May curfew, bawalan lang namin sa curfew, mga bata. Mga bata, curfew na. Magsiuwi na kayo, baka mapagansya pa kayo. Sa naturang lugar, isang lalaki raw ang kanilang napunan. Kitang-kita raw kasi nila na ito'y may tato sa leeg na hugis rosaryo. Napansin namin yan na yung tato. Person po. Pwede ka ba namin maimbitahan? Pwede naman po. Sinabi namin, pwede ka pa namin maimbite chat namin. Sa di naasahan, bigla na lamang raw lumapit sa mga otoridad ang ilang batang naroon din sa computer shop. Siya po yung pumatay kay Henry, sir. Doon na sila nagsasalita sa amin na, sir, may kinikwento po sa amin yan na may pinatay daw siya sa Sitio Pakilyaw, Barangay Cares. Okay. Kung nung unay circumstantial lamang ang hawak ng mga pulis sa suspeka, ngayon, direkta siyang isinasangkot ng kanyang mga kaibigan sa krimeng nangyari sa Barangay Kare. Matatandaan nga doon natagpuan ang bangkay ni Tina. Dahil dito, tuluyan na nga dinala sa presinto ang lalaki. Sa puntong iyon, kinilalang suspek sa pangalang Nelson Almoite alias John Paul, 21 anyos, residente rin ng Tarlac City. Sa background check kay Nelson, natukoy na minsan na itong nakulong sa Pampanga City Jail. Kalabas daw niya sa kulungan sa Pampanga City Jail noong October daw, 2017. Grabe daw. Sa di naasahan,
lumalabas na itong si Nelson ay posibleng isang serial rapist. Nung nakuha na namin niya, may maraming pumuntang mga na-rape na biktima na ayaw naman nilang mag-file. Nasabi daw nila, siya daw ang nag-rape sa kanila. Pero ngayon, di lang panggagahasa ang iniuugnay kay Nelson dahil sinabing siya ay nang hold up, nang gahasa at pumatay pa ng dalawang tao. Ayon sa mga pulis, noon pa'y mahaba na ang listahan ng kasong hinaharap ni Nelson Almoite alias John Paul. Ngayon, siya rin ang suspect sa panggagahasa at pagpatay kay Tina. Gayon din sa pagnanakaw at pagpatay sa bading na si Henry Allied. Kaya nga, nung mamataan ng mga pulis ang suspect, ay agad siyang inaresto. Sa di naasahan, pagdating sa presinto, ay agad raw inamin ni Henry sa mga pulis ang pagpatay kay Tina. Dinala niya ngayon sa damuhan. So sabi ng babae, sige, bibigay ko lahat ng gusto mo. Huwag mo lang ako patayin. Sabi daw niya, dalawa yung anak ko. Dito na raw na isagawa ni Nelson ang maitim na bala. So natapos na sila, pinagbihis niya na, nagbihis na yung babae, palabas na sila ngayon. Pagdating dito sa bunga malapit na sa daan, may dumaan na tricycle. Sumigaw nga yung babae, napapasak lolo. Gayun man. Kaya akala ng babae, marinig siya. So dahil maingay yung motor, hindi niya pinansin, dire-diretso yung motor. Ang ginawa raw na iyon ni Tina ang siyang ikinagalit ng suspect. Kaya naman, sinaka niya na pinagundayan niya ng saksak hanggang namatay siya. Samantala, sa kaso naman ng pagpatay kay Henry Allied, mga kaibigan mismo ng suspect ang nagturo sa kanya. Nagkasalita na yung mga bata sa amin na sabi niya, Sir, yan nga yung pumatay sa bakla. Kinuha lang namin ng mga salaysay na yun. Doon na kami nag-umpisa. Pinagsasaksak sa Henry nung gabing yun. Sa sinumpaang salaysay ng tatlong testigo na pawang mga minor de edad, dakong alas 7 ng gabi noong 9 ng Nobyembre 2017, dumating raw sa tahanan ng isa sa mga testigo si Nelson Almoite kasama ang biktimang si Henry. Ayon sa mga testigo, si Nelson at Henry ay may relasyon. Matapos raw makapag-ayos si Henry, nakiusap raw ito na magpatid sa tatlong menor de edad sa pamamagitan ng tricycle na pagmamayari ng isang testigo. Ipapakilala raw kasi ng gabing iyon ni Nelson sa kanyang mga magulang si Henry. Sa puntong iyon, sama-sama na nga raw umalis sina Nelson, Henry at ang tatlong magkakaibigan sakay ng tricycle. Pero habang sakay raw ng tricycle, bigla na lamang raw, pinahinto ni Henry ang tricycle para umihi. Sige. Bilisan mo ah. Naisya namin dito. Nabilis lang ito. Sa pagbaba raw ni Henry, sinundan raw siya ni Nelson. Walang ano-ano'y, bigla na lamang raw, hinawakan sa leeg ni Nelson si Henry. At nuuy, inundayan umano nito ng sunod-sunod na saksak si Henry hanggang sa ito'y matumba. Dala ng matinding takot, nagtakbuhan raw ang tatlo. Pero isa-isa daw silang hinabol ng suspect at isinakay sa tricycle. Sa puntong iyon, pinagbantaan at tinakot na raw ni Nelson ang mga bata. Kasalukuyang nakapiit sa Tarlac BGMP si Nelson. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, sinubukan naming kunin ang kanyang panig. Subalit, tumanggi na siyang humarap sa amin. Para naman sa nagluluksang bienan, hustisya ang hangad niya para sa mahal na manugang na si Tina. Kapamilya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel. I-click lang ang button na ito.